Magawa naman tayo ng bibingka. Initin muna natin sa pindaw ng saging. Ito na, nainit ko na. Ilalagay naman natin sa lanyera. Ganyan lang paggalagay. Matigas na yung dahon na nabili ko. Ganyan ang nangyayari pag matigas na yung dahon ng saging. Nabalik. Titimplay na natin. Asukal 800 grams. Mantika 1/4 saibap, 370 milyan lata na 'yan. Dairy cream 50 grams. Baking isa't kalahati sa kutsara. Baking powder yan. Lalagyan natin ng konting engelyes. Minsan ay pasok ang baking. Konti lang yan. Vanilla, konti lang. Pwede rin kayo maglagay ng gata. Lalagyan natin ng Sprite. Pwede din dito ang Royal, mas magandang Royal. Tatakalin natin at baka mapalambot. Report lang sa ibab. May tubig pa yung kasama mamaya. All purpose natin na gagamitin na rin na 1 kilo at kalahati. Tutubigan pa natin na sa report sa ibab. Initan na natin ang oven hanggang 350 ang init. Asin 20 grams. Lalagyan din natin ng 50 grams na margarine. Ilalagay natin yung all purpose.
Pwede rin dito ang rice flour, pamalit sa all purpose. Haluin ko muna at magtatalsik yan. Dagdagan ko ng tubig, medyo matigas. Dadagdagan ko pa ng kalahati sa ibab. Pwede na yan. Isusumpit na natin. Parang ano lang din sa air talaga sa mga high school pagkakanta. Isusumpit na natin. Sobra pa. Maglalagay ulit tayo ng dahon. Malaki naman ang lalagyan natin. Maliit ito, isang lanyera na ito. Maliit yan. Sobra pa rin ang problema, ay wala na tayong dahon ng saging. Pagkakasyahin ko na ito dito. Pwede na yan. Lalagyan naman natin ang buko sa ibabaw. Pwede na yan, isasala na natin. Init ng oven, 350. Pag medyo brown na, pahinaan natin. Titingnan natin kung pwede ng pahinaan. Pinahinaan ko na, medyo brown na. Hintayin lang natin maluto. Tingnan natin kung luto na. Luto na, naluto ko ng 24 minutes. Ubus na yung ano, tagbayin din natin. Paglamig, ihahanay natin. Ihahanay natin, malamig na. ₱15 ang bintahan nito. Ito namang maliitig, 10. Thank you.
ano ang ating nagawa hanggang dito lang at maraming salamat.